Magandang araw uli sa inyo mga kainags, ano? Bisitahin lang natin tong truck natin. Yan, dito ko kahapon nakita yung ano. Kasi itong sasakyan na to, yung sasakyan na puti na yan, sasakyan ng kapitbahay natin, binubuksan din yan nung bukas kotse na tao kagabi. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Lahat ng madaanan niya rito, tinatry niyang buksan. Check lang natin to kasi nangangamba ako mga kainags, baka mamaya binasag yung ano eh. O nagbasag, ganun, yan. Awa naman ang Diyos, hindi naman ano. Ayos naman. Ayos. Kaya kasi syempre summer na, spring na ngayon, spring summer, nakakatakot na marami ng mga maglalabas ang mga krimen na naman ngayon. Especially mga bukas kotse. Yan yung mga nakakatakot ngayon. Grabe. Ayan, ah. Kasi pagkagabi dito, bukas naman yung ano na yan, yung ilaw na yan, poste. Kaya lang, syempre, tahimik, wala lang masyadong gising. Kaya na naman, sinasamantala ng mga may mga masasamang loob. Buti nga, ganun lang, ano? Kasi yung iba, binabasag talaga yung windshield ng sasakyan nila, eh. Yun lang, ano, perwisyo talaga. Yung bang nanakawan ka na sa loob ng sasakyan mo tapos babasagin pa yung salamin ng sasakyan mo, no? Gastos yun. Sabi nga nila, no, narinig ako, yung ano raw mga kainags, yung driver window daw, mahal daw yun pagka pinalitan or bumili ka. Halimbawa, binasag, may bumasag ng driver's window mo ng sasakyan. Mahal daw ang bayad doon. Grabe. So nakaano ako ngayon, no? Naka-microphone ako ngayon kasi malakas ang hangin mga kainags, ano? Yeah, so magagamit natin yung nagagamit na pala natin yung binili nating microphone ngayon. Hello, my test mic. Yan, 1, 2, 3. Yan, kaya ngayon kahit na malakas ang hangin, medyo malakas ang loob natin mag-vlog kasi yung audio natin hindi man ganun masyadong apektado. Kung napapansin nyo mga kainags, nagigreen na, no? Nagka-color green na yung mga lawn grass. Tapos kung napapansin nyo yung ano doon, sa kapitbahay ko, yan, no? Ano yan eh, fake grass yan mga kainags, ano? Fake grass yan, so hindi na siya namumroblemang mag-mower or maglagay ng fertilizer or magpaganda ng kanyang lawn kasi fake grass yan eh. Pero hindi halata eh, no? Kumpara mo rito sa original na lawn grass talaga. Dito lang tayo sa ano, no? Sa backyard natin, sa garage. Ito pa kasi mga basura natin, hindi pa pala nakukuha, oh. Ayan, dito dadaan yan eh. Ayan pa yung basura natin. Uy, tingnan nga natin itong ano, raspberries. Ito yung titirahin natin ano eh. Didekwata natin ano. Pagka ano na. Maraming mga lumalabas dito sa bakod dyan. Oh. Maraming lumalabas dito. Pag namunga yan, araw-araw marami pag namunga. Lumalabas dito. Kaya yung mga lumalabas na mga raspberries, yun yung kinukuha natin. Tsaka marami rito mga kinas. Yung iba nagkakalat lang. Bumabagsak lang dito sa ano sa ground yung iba. Pero kinukuha ko pa rin, kinakain ko pa rin. Sarap eh. Yan, pati dyan, no? Marami lumalabas dyan. Dami lumalabas dito pagka-summer na. Mga buwan ng June, July, August. Naku, Panginoon, busog ako dyan tuwing umaga. Kakain ng raspberries, kapitbahay natin. O, okay naman sa ano? Wala naman problema sa kapitbahay natin. Sabi nga nila eh, pinapapasok nga ako doon sa loob nila kasi dito marami talaga rito sa loob mga kainags, ano? Sabi nga nila pasok ka sa loob, diyan ka kumuha. Kaya lang din, nandito nga lang sa labas, ang dami na eh. Dami na dito, grabe. Eh ang raspberries mga kainags, mahal. Mahal ang ano nun. Isang maliit lang na box, nasa $5 yata o mahigit pa. Pero dito lalabas lang tayo sa backyard natin, sabay pitas-pitas lang tayong ganyan. Ayos na. So dito rin mga kainags, ano? Meron ding mga ano rito eh. May mga dumadaan din ng mga masasamang loob, mga may balak na hindi maganda dito sa alley. Kasi nung nakaparada rin yung truck ko rito, may nagbukas din. May mga nagbubukas. So every year talaga maraming mga ganyang klaseng krimen. Bukas kotse, nakaw, yan. Kaya yung iba kasi nakakalimutang isara yung ano, yung garage, yan. Akala nila na isara na nila, hindi pa pala, pagbalik nila, limas na yung ano nila, yung kanilang mga gamit sa loob ng garage. At saka yung bakod ngayon, importante talaga ngayon, may bakod ka na, no? May gate ka na kasi
hindi na safe yung ano, yung wala kang bakod tsaka wala kang gate. Kasi dati nung araw, mga kainags, dito, hindi uso yung ano eh, bihira yung may gate. Kasi hindi naman ganun kataas yung crime. Pero ngayon, grabe na. Kaya ngayon, lahat ng may bahay ngayon, talaga naglalagay na ng bakod, naglalagay na ng gate. Kasi pagka walang gate, lahat sino, lahat pwedeng pumasok, you know, may access eh. Kaya importante pa rin may gate kahit papaano, mahihirapan pa rin yung may masamang loob. Ano? Although sabi nga nila, pag pinagplanuhan talaga yan, kahit na anong gawin mo, pag pinagplanuhan, eh mapapasok pa rin yan. Pero hindi ganun, hindi basta-basta pag may bakod ka, tsaka may gate. Importante kasi na yun eh. At least mayroong barrier, di ba, para sa mga magnanakaw. Kung ikukumpara natin kung wala, kung walang bakod, madali lang. Walang bakod, walang gate, madaling makapasok yun. Yan. Nakuha na yung basurahan natin, ano? Ayun na yung kumukuha ng basura, oh. Ayos, wala na. Yan, pwede na tayo mag-park ng truck natin dito mamaya. Dilim, ha? Kanina, nakasikat si Haring Araw, tapos kayo, madilim na naman, ano? Iba-ibang panahon. Ay, mga aso natin, nilabas ko muna. Hello, Saya. How's my baby girl? Huh? How's my baby girl? Ay, may muta ka pa. Tanggalin muna natin muta mo. Ay, good girl. Asan yung isa? Ayun, busy-busy. Hello, baby boy. Ah, busy-busy. O, dyan muna kayo, ha? Dito muna ako. Yan. Kumatok na lang kayo sa bahay pagka papasok na kayo. Nandito tayo ngayon sa Home Depot, mga kainags, ano? Bibili lang tayo ng ano, nung hollow blocks para sa susunod na araw may lagay na natin doon sa bakod. Nalala nyo ba yun yung ano, lalagyan natin ng hollow blocks yung ilalim ng bakod natin para hindi makalusot sila sa ayon tsaka si Saya. Pero hindi pa natin ngayon ikakabit, bibili pa lang tayo, ihahanda pa lang natin. Yan. Ito yung bibili natin. Siguro bibili tayo nito ng mga ano lang muna ngayon, ano. Mga, kasi mga 7 piraso. Yan, presyo niya $6, no? $6.03. Bili lang tayo niyan. Kasi meron pa akong ano ron eh, meron pa akong ekstrang 5. 5 ganito. So bili lang muna tayo ng mga 7. Yan. Tapos saka na lang tayo bumili ng iba pag kulang pa. Importante kasi yung side lang naman na yun ang kailangan natin lagyan ng ano eh, ng hollow blocks. Nang ganito sa ilalim, ano. Kuha lang muna ako, medyo mabigat to eh. Dali lang, ha. Nakalimutan ko yung gloves ko dun sa sasakyan. May gloves ako sa sasakyan eh. Yan, pero kung napapansin nyo mga kainags, naka safety shoes din ako. Siyempre, for safety reason, ano. Yan, oh. Safety shoes na ginagamit natin sa trabaho. Dalawa. Panis na panis eh, no? Parang nagbubuhat lang tayo ng mga mabibigat na patata sa trabaho natin eh. Ganto-ganto yung trabaho natin sa pinapasukan natin, mga kainag, no? Mas mabibigat pa dito eh, no? Pero hindi naman lahat mabibigat ng binubuhat namin sa trabaho namin. May magang, may mabigat. Yan, pinakamabigat yata doon eh, nasa 40 kilos, ano? Ah, pero hindi naman lahat mabigat. Ilan na ba ito? 4. 5. Yan. Tapos wala pa silang ano rito, cashier eh. Iaano pa natin dun sa loob. Papasok pa tayo sa loob ng Home Depot para magbayad. Kasi wala pang cashier dito eh. Malamig pa ang panahon, mga kainis. Kaya kung sakaling meron tayong bibilin dito, doon natin babayaran sa loob. Yan, 7. Ayos, 7 na to. Sakto. Tara, buhatin na natin to. Ayan, oh. 7. Alright. So, tara. Uy, buti na lang eh. Medyo magaang pa rin pag tinutulak natin, ano? Hindi tayo namumroblema sa pagtulak. Yan. Medyo mabigat na pala. Sandali lang, mga kinags, ha? Dali natin to sa loob. Para doon tayo magbabayad, eh. Yan. Kung nakapansin nyo, wala pa masyado bumibili rito, eh, no? Ah, dito pala, dito tayo pumasok para madaling bayaran. Yan, ay salamat. Yan, papasok muna ako mga kainags, ha. Dali lang, ha. So ito na mga kainags, ano, binubuhat ko na. I'm good, thank you though. Yeah. Yan, so yan, tinatanong niya kung kailangan ko raw ng tulong. Okay naman sila rito, mayroong assistance.
Pero sabi ko, okay na ako, okay na ako. Kaya naman kahit isang kamay lang, oh, kung napapansin nyo. Tapos ang binayaran ko nga pala mga kainags, ano, ay $44 sa pitong hollow blocks na yan. $44. Saan tayo nag-park? Ayun, yun, dito nag-park. Tara. Parang uulan mamaya, ano? Ayon sa forecast, uulan ngayon. Pero okay naman yan kasi ano eh, para sa mga lawn grass natin at saka sa mga halaman. Kaya ganun talaga spring ngayon eh, talagang uulan. Kaya so, doon tayo nag-park. O, yun, oh. Kaya, ganyan ang parking ko kasi para madali nating mailagay sa likuran itong mga hollow blocks na binili natin. Kaya napapansin nyo, nag-park ng ganun kasi kailangan niya mag-park ng ganun yung nasa harapan ng truck natin. Tara, sandali lang mga kinags ha. Lagay lang natin sa loob. Aray, 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 aray. Tigat, grabe. Siguro nasa ilang kilo, mga nasa 20 kilo siguro isang ganito. Bigat eh. Oh my God. Jesus Christ. Bigat. Buti na lang, meron tayong truck, no? Malaking tulong talaga pag may mga truck na sasakyan. Katulad nito, mga ganitong mga mabibigat, yung malalaki. Malaking may tutulong. Lagay natin dito. Ayan, para kita nyo. Ayan. Malaki na itutulong nito mga kainags pagka ganyan truck natin. Ano? Ayan, ano, pagka may truck ka talaga kasi. Oh, grabe. Pangharabas talaga yung mga ganito eh. Ah, pagod na ako. Para ako nagtrabaho sa kung saan tayo nagtatrabaho ah. Oh my God. Dalawa na lang at lalarga na tayo. Oh my God. Alright, isa na lang last. Diyos ko po. Ayos. Hindi, babagsak to, sandali lang mga kainags. Grabe, $44 mga kainags, ano, ganun-ganun lang, ano. Yung 44 na yon, kung i-convert natin sa Pilipinas, peso, $44 times 41 pesos, yan, kasi 41 ang palitan ngayon, ano. Nasa approximately 2,000 pesos. Diba? Pero hindi ko kino-convert yung ano mga kainags, hindi ako nag-convert ng dollars, ano. Kumbaga, binibigyan ko lang kayo ng ideas, doon sa mga walang ideas, ano. So ganun, hollow blocks lang. Pero ibang klase yung hollow blocks nila rito. Napakatibay. Napaka hindi basta-basta mababasag mga kainags. Yung mga hollow blocks nila rito, grabe. Tsaka malalaki yung butas, di ba kung napansin nyo. Malalaki mga kapal. Pasok natin sa kwarto. Ay, pasok natin sa sasakyan natin. Yan, so tara. Grabe. Pero kailangan talaga natin bumili. Kasi ganun talaga project na ngayon, ano. Pag mga spring, umpisa na ng mga project yan. Kaya hindi ko lang naipakita sa loob eh. Maraming bumibili. Mga kahoy, lahat. Kasi nga, umpisa na ng mga project ngayon. Springs, lalo na pag summer. Kaya magastos talaga pag summer, no? Kasi especially pag may bahay tayo, mga kainags, ano? Project. Pero masaya. Having fun. Pag may mga ginagawa tayong project sa loob ng bahay natin or sa backyard natin, nakakatuwa tsaka ano, masaya kasi nga syempre napupunta naman yung perang pinabayad natin sa bahay natin kasi syempre pag summer magandang tingnan pag yung backyard mo maayos tsaka pag natapos mo yung project mo, di ba? Yan, nandito na tayo sa bahay, ano? Yan, ah, dito na tayo sa bahay mga kainags at simula na natin ibaba. Pero teka muna bago ko makalimutan eh, kasi kuhaan ng mga ano na, ano, kailan ba? Kung napapansin nyo, ayun o. Ayun o, yung kulay, ano, yung kulay, yung transparent na plastic bag. Mga dahon yan, mga tuyong dahon yan. Kasi, magkukuhaan na ng ano ngayon? Magkukuhaan na ng mga basura nung nakarang fall. Yan, kaya ito, lalabas ko na rin ito eh. Para, kung sakaling ano, yan, para kung sakaling madaanan nung kumukuha ng mga basura nung nakarang fall, makuha na nila to. Dito ko lalagay. Yan, dito ko lalagay. Oh. Yan, pwede dito. Yan, dito. Lagay natin dyan. Para ano, nakita nila. Kasi baka makalimutan ko eh. Pwede rin naman natin gawin ano to, pansiga. Halimbawa, magbo-bonfire tayo.
Pwede naman. Kaya lang, marami pa tayong kahoy dyan na pwede natin gawin. Pangsiga. Lagay lang muna natin dito para makita. Sakaling dumaan, at least nandito na. Lagay lang natin dito na. Yan. So ito yung sinasabi ko, mga kainis, no? Kaya gusto natin maglagay ng hollow blocks dito. Yan sa loob. Kasi isa pang reason kung bakit gusto ko rin lagyan ng hollow blocks is ano eh, yung mga lupa kasi rito, gumuguho dito. Gumuguho yan eh. Yan o, gumuguho yan dito. Kaya pag mayroong hollow blocks, at least pag may hollow blocks siya, eh mapiprevent, no? Mapiprevent ng hollow blocks na umano yung lupa dito. Ayan o. Pangalawa, yung kilasayon nga, para hindi na makalabas sila sayon. Ayan, so tara. Baba ko lang yung ano, makinis, ano. Yan yung mga basura natin nung nakarang fall. Baba ko lang yun, ano. Mga hollow blocks natin. Dali lang, ha. Kunin ko lang yung mga hollow blocks, mga kainis, ano. At para, yan na natin doon, ilagay na natin doon. Ihilera na natin. Suot muna ako ng gloves. Kailangan to, importante. Bihira. Para ako nagtrabaho ng 8 oras. Yan. So iba talaga pagka may gloves ang kamay natin, ano. Hihilera ko lang to dito para alam natin yung ano. Tsaka para may harang na rin. Yan. Teka lang. Ayusin natin. Yan. 7. Tapos meron tayong 5 pirasong extra doon. Ayos na ayos. Ito pa. Ayan, walang kahirap-hirap talaga pagka mayroong gloves. Andaling buhatin, eh, no? May protection yung ating mga kamay. Ayan. Alright. Ayan, ganyan lang natin muna. 7 yan. Ayos yan. Ito, napakabigat nito. Tapos napakatibay nitong hollow blocks na to, mga kainags. Subok na to. Hinihingal agad ako. Alright. Yan. Naalala ko. Deo pa ako ngayon. Pero parang yung pagod ko eh. Yung nagsisimula ka pa lang magtrabaho sa trabaho namin. Yung buhat ka ng buhat. Kasi trabaho namin ano. Talagang buhat ang trabaho namin. Katawan ang aming puhunan. Para kumita ng kwarta. Yan. Pero masaya naman ako sa ganitong trabaho, mga kainags. Ano? Walang stress. Walang pressure. Masaya. Although, nakakapagod. Pero masaya. Yun naman importante doon, yung masaya ka sa ginagawa mo, mga kainags. Ano? Kahit na mabigat ang trabaho. Pero masaya ka. Wala, hindi ka napipressure, hindi ka nai-stress. Yun ang mahalaga. At yan ang importante. Corny, no? Yan, so ilang piraso na lang to? 2 piraso na lang, mga kainags. At lako, langit na. Oh my God! Tibay nitong hollow blocks to. Grabe. Alright. Last one. Yan. Tapos ano, para bukas, kung sakaling magandang panahon bukas, anuhin na lang natin. Simulan na natin maghukay. So sana hindi pa frozen yung ano, no? Hindi na frozen yung lupa. Para madaling ano, para madaling hukayin. Pero tingin ko okay na to, pwede na hukayin. Medyo malambot-lambot na. Oh my God. Yan. Dali lang. Ayos. Nandoon na, no? Sasara ko lang yung pintuan natin. Pintuan ng sasakyan. Tsaka nung ano natin pa. Ay, meron pa pala rito. Kunin ko na to para ano. Paano ba kukunin to? Dali lang, ha. Dev, sana. Mamaya na. Ayan, o. Nailagay na natin ano, yung mga hollow blocks na binili natin kanina. Yan. Ganyan. Tapos meron pa tayong ano rito eh, 5. Lalagay ko muna, ihilera ko muna. Ayan o. Hilera ko muna, mga kainis. Tapos bukas, pag may time, pag maganda panahon,
hukay tayo. Ibaon na natin para tapos na yung project natin dito, no? Kahit kapiraso lang. Yan, kasi hanggang doon yan, bahala kong lagyan mga kainis. Tapos ito, ayusin ko to. Ginulo na ng mga aso eh. Although, magulo rin naman talaga to kasi nga, inayos natin to last year, di ba? Yung bakod natin, in-extend natin. Kasi dati, doon sa mga hindi nakakaalam, yung parking namin dito sa backyard, isang sasakyan lang ang kasya. Kasi ito, nakaganon eh. Nakaslant. Eh, kaya naman nakaslant to. Pag yung dating may-ari nito, merong RV. Kaya pag yung RV mo galing doon, madali siyang ipasok dito. Dito siya. Dito nakapark yung RV. Kaya kung napapansin nyo, may sementong kalahati rito, kalahating lawn grass. Eh, since wala naman tayong RV, ginawa ko, diniretso ko para kumasya yung dalawang truck, which is kasya na nga. Dalawang sasakyan pala. Yan. Ayos.